Yo, so isang magandang umaga sa ating lahat mga kalapatids. Welcome back again to my channel, Pepong Love TV. Wala ibang bisyo, kalapati lang. Yan, so ngayong umaga mga kalapatids, bububungan na natin yung breeder cage natin. Sa sungala, yung breeder cage muna, hindi muna itong buo na to. Ang ganyog, mga kanyang mismong breeder cage lang muna. Alright, so nakabili na rin ako ng gagamitin natin na rubber matting. And then may mga retaretasong kahoy pa yan. Sinusukatan ko na mga kalamsin. May mga retaretasong kahoy pa naman dyan, yun na lang ilalagay natin. And then, tsaka natin papatong doon, tsaka natin iaalambre mga kalapad sa ganun is medyo tumibay, diba, kahit ihangin. Hindi maihangin, higpitan na lang natin mga kalapad ng ang tawag dito ng alambre mga kalapad. And then, maglalagay, pag nabubungan na natin, ilalagay na rin natin tatlong pares dyan. And then yung lock niya pansamantala, yung pako muna, susuksukan natin. So mamaya makikita nyo, syempre bago yun. Kung bago ko pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Hit mo yung notification bell para lagi updated sa mga susunod pa natin. Ilalabas na video mga kalapatids. Ano at eto nga. So after ko nga magbubong, sabi mo sa inyo, is ililipat na natin yung tatlong pares doon. Doon na sila pag-itlogin. And then, titignan natin kung may sasali tayo ng pooling. Kasi nga, nag-set ng pooling ang app pa mga kalapatids. Tignan natin kung may ilalaro tayo ng pooling. Mamimili tayo sa may flyer slot. Try natin magsimula na lang mag-toss. And then kung kaya nilang umuwi mga kalapatids is sasali tayo ng pooling. So norte ang pooling namin, dinadyawan and then abulig. Try natin kung kakayanin ng mga ibon natin mga kalapatids. And then ito nga. So kapag nailipat na natin yon, so baba muna yung unahin natin na lagyan. Kasi wala pa tayong pang-poop tray. So bubong pa lang. And then sa susunod na yung poop tray. Tapos sa padlock, pinag-iisipan ko pa wala kasi mahanap na spring mga kalapsaga, spring na lang para may laban pa rin kahit nakasara. And then baka pag ibubukas para may laban yung pintuan. So ito, tingnan nyo ang tabay kayo dyan mga kalapatids. Kapag nabubungan na natin to, update ko na lang ulit kayo mamaya mga tropa. Tapos ko na yung pinaka-frame nung bubong natin mga kalap. So dahil na retaretaso yung mga kahoy natin is dugtudugtong mga kalapatid. Nakita ko lang sa likod yung sobra nung paggawa ng kwarto sa likod. Ayan. So nabuo na namin yung frame. So ngayon ilalapat na namin yung rubber matting. And then ilalagay na namin doon. Tapos itatalihan ko na ng alambre mga kalapatid. And then after nun, ilalagay ko na rin yung ibon doon. And then yung pako na sinasabi kong magiging padlock niya mga kalapatid is eto. Alright, so yung mas malalaki siguro dito. Mamaya makikita nyo kung paano ko ilalak yung mga pintuan yan mamaya mga kalapatids. Dahil nga maghahanap muna ako mas malaki. And then kung wala akong mas mahanap na mas malaki, kakat tayo dito sa mga steel matting mga kalapatids na ito. O kakatin natin isang buong ganito. And itatanggalin natin yung matitirang yung sasama na ganito mga kalapatids. Alright, so ilalabat lang namin yung rubber matting dito. And then lalagay na namin dun sa taas. And then ililipat na rin natin yung mga breeders natin dito. Tapos siguro mamaya bibili na rin ako nung balines box nila mga kalapatids. So buhangin na lang ilalagay natin. Kasi nga nung naglagay tayo ng diamis, ayun kapangit mga kalapatids, na sayang yung mga first clutch nila. Babawi tayo sa second clutch nila. And then mamaya hapon na ito kukunin ni Sir Laban itog ng basura natin mga kalapatids. At kahapon sana, di ko alam bakit na hindi siya bumalik dito kahapon mga kalapatids. May pinuntahan kasi kami. Mamaya malalaman yung ano yung pinuntahan namin. Siguro sa vlog ni Idol Homing mga kalabs. Panigurado na panood nyo na yun. Bago yung mapanood do kasi mas maagal siya nag-upload sa atin. Alright, so ito ilalapat lang namin yung rubber matting. And then ilalagay na namin dun sa taas. So rubber matting malapad. Panigurado may 1 feet na ano doon sa likod. May 1 feet na sobra. May 1 feet din na sobra dito.
Asa ganun, yung mga feeder, ano, kaya iaso ko ng mas mahaba dito kaysa sa likod. Asa ganun, yung mga feederan dito. And then kapag umulan, hindi aanggi mga kalapatids. Ito, ilapat na namin. And then ilalagay na namin dun sa taas mga kalapatids. Mga kalapatids, nabubungan na namin. Nailapat na, mahaba dito sa harapan. And sa likod nga, maiksi lang, sinagad lang namin sa may pader, mga kalapatids. No? Pinantay lang namin sa pader nang sa ganun, kapag uulan, hindi maaanggihan yung itlog dito. Alright, so ito, mas mahaba dito sa may harapan. Ayun, no? Mas malapad yung extension niya dito sa harapan, mga kalapatids. Sa ganun, kahit umulan, hindi maaanggihan dito. So, mas maganda sana kung may paisland na gano'n eh, kaso wala, retaretaso lang kahoy natin, pero okay naman na to mga kalapatids, ano. And then sa gilid, ito, nakahanap ako nung mantel, itinabing ko dito. Kasi gano'n, pag umulan, hindi rin maanggihan sa may gilid. And then, inililim ko na rin yung cabinet ng vitamins natin dito mga kalapatids, ano. Oh. Ah, all good stuff, breeding time na mga kalapatids, happy breeding sa lahat ng kalapatids natin dyan. Ito, yan na, inililim ko na rin yung lagay ng vitamins. Eh, nakabuti na lang, nakahanap ako ng mantel para dito, nang sa ganun safe yung magiging itlog sa may gilid, mga kalapatid, ano. So, all good, hanggang sa likod dyan, may tabing doon. And, ayan, malapad dito sa may harapan, mga kalapatids. All goods na bilhin nating rubber matting, napakalapad. Ayan. So, ito, ilalagay ko yung ibon dun sa baba, ano. O, kapag dito sa harapan, ito yung itsura, mga kalapatid, ano. O, ha? Ayan, so, mas maganda sana kung buo dito eh, kaso wala pa mga kalapatid dyan, no? So, di pa kaya ng bagay, kaya ito muna yung nabili natin para dito, ayun, no? Oh, ha? Ayun, mga kalapatid, so, ilalagay ko na ibon dun sa may baba, and then titignan natin, at gagawin ko na rin ng padlock kung kakayarin na itong pako na DDoS ata to, uno medya, try natin kung kakayanin niya yung padlock na pang-abutin yung magkabilang kulungan, mga kalapatid. Alright, ayun, no? So, kailan lang naman kailangan natin? Dalawa lang, mga kalapatid, dahil tatlong butas lang namin magagamit at magkakasama naman yung pintuan na ganyan. So, ito, kunin ko na yung mga ibon, lalagay natin dun sa breeder cage natin, mga kalapatid. Many, many minutes later. At ito na, mga kalapatid, na ilagay ko na yung mga kalapati natin. Yung tatlong breeders natin, ayan na sila. Oh. So, yung itlog nila, andito. So, itatabi ko na lang muna, ihintay ko kay Sir Labay mamaya, mga kalapatid dyan. Tatabi ko na muna. And kukunin ni Sir Labay yan mamayang hapon. Ayan, so yung tatlong breeders natin nandito na. And ililipat ko na rin yung mga feederan nila dyan mamaya, mga kalapatids, eh, no? Oh, eto, so nalagyan ng tubig kasi nga walang bubong dito no ano eh. Nag-ulan-ulan dito kahapon, mga kalapatids. And ayan, ayan yung itsura ng breeder cage natin kapag may ibon na, mga kalapatids. So tatlong breeders natin nandyan na. So ilang breeders na lang kailangan natin. So, yung tatlo na yan, yung dalawa na to, ito yung kukuha na natin ng pang-up pa. Ito yung sinusubukan natin. Kung mapagsisimilya pa natin, mga kalapatids, etong kak, eh, kasi nga sila Sir Laba, ito sila Fresh Makabuntok. Yes, hindi nila napagsisimilya itong kak na to, mga kalapatids. Titignan natin dito kung mapagsisimilya natin, magiging itlog ng asawa niya na to. Alright, so, ang kulang na lang natin, yung mga paitlugan na lang yung kulang, mga kalapatids. Ayan sila, oh. O, ginagawa pa nila, syempre, bago pa lang sila sa, sa breeder cage nila, mga kalapatid. So, hindi naman sila kakasya dito sa awang na to, yung sa para sa pup tray na ginawa natin, hindi sila kasya. Tinesting ko na rin, mga kalapatid, kanina, ilus yung ibon dyan. Eh, hindi talaga kasya, ano. So, sakto-sakto lang. So, ito is nasa 3 inch, mga kalapatid. Ay, 1, 2 inch, mga kalapatid, itong
awang na ito. Alright, ano? Oh, ha? Ayan na siya, mga kalapatids. Akita ko na. Pwede nang gamitin talaga. May bubong na. And, pup-try na lang talaga yung kulang. Yun na lang naman bibili natin. Tapos, mga hanging feeder sa taas. Tapos, isa dito sa baba. Tapos, mga nest box. So, yun na. All goods. All complete na. 100% na talagang pwede gamitin na itong breeder cage natin na ito, mga kalsiyan. Maganda na tingnan kasi may ano na, may ibon na. So, try natin. Bubungan pa rin dito. Kapag may budget na ulit, mga kalsiyan, bubungan natin dito. Nililipat na yung rabbit. And then, try din natin kulungin dito. Pag anon, pabaksa siya, hindi na punta-punta yung mga manok dyan, mga kalapatids. Alright, ano. So, ayun na nga. Nagamit na natin. Total yung breeder cage natin kasi may bubong na. Ililipat ko na yung mga hanging feeder nila. Dito ko lang tatapusin yung video natin. Maraming salamat sa inyo, Sir Dennis Kapulong. Maraming salamat po ulit sa pag-sponsor ng breeder cage natin. Ayun na siya. Nagamit ko na, Sir Dennis. So, maraming salamat po ulit. Dito ko lang tatapusin yung video natin. Keep safe, ingat. Happy flying, mga kalapatids.